susunugin ko hanggang maabo ang kubo ng babaeng hampas lupa. Siyempre, kapag umalis na sa seryo dito, wala akong ititira sa kubo na yun. Titiyakin ko mawawala sa buhay natin ang babaeng yun, pati ng lolo't lola niya. Wala yata siya sa harap ng kwarto niya. O baka nakaupo siya sa harap ng pintuan gaya ng lagi niyang ginagawa. Sa sala. Baka nagpapahangin siya sa Azotea gaya ng nakagawian niya. May multo! Multo! May multo! Ay, naku, pambihira! May nagmamulto dito! Umalis ka na! Alis! Alis! Umalis ka na! Umalis ka na, Murto! Alis! Alis na! Umalis ka na, sabi! Ay, Diyos ko, ano po ang dapat kong gawin? May Murto! May Murto! O, bakit narito ka pa rin sa bahay namin? Solabino? Si Solabino, nasa labas ng bahay. Hindi ka ba makikipaglaro sa kanya? Para sa akin, patay na ang salawahang yan. Oh, ano ka ba naman, Cruz? Kung kausapin mo si Pulgoso, para kanyang naiintindihan. Alam mo, minsan nakakaintindi talaga siya. Asan kaya si Marimar? Madilim na sa labas, wala pa siya. Kaya nga sobra na ako nag-aalala. Ay, Diyos ko, tulungan niyo po ako. Ilayo niyo po ako sa mga multong kagaya noon. Marimar? Anong ginagawa mo dito sa ganitong oras? Padresito, kasi nagdadasal po ako kanina para ilayo ako sa mga patay. May multo akong nakita kanina. Ano ka ba naman, iha? Hindi na babalik ang mga patay at di na yun makakapanakot ng mga tao. Nagkakamali kayo, Padre. May nakita akong multo at tinakot niya ako, Padre. Saka, alam ng Diyos yun. Huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos, Marimar. Ay, naku po. Hindi ko po ginagawa yun. Totoo, nakakita po ako ng multo. O sige, iha. Sabihin mo nga. Saan mo nakita? Sa Hacienda Santibanez. Ano naman ang ginagawa mo sa kanila? Kasi, gusto ko makita si Seryo, Padre. Ibig sabihin, lumabas lang pala sa kabilang tenga mo mga pangaral ko sa'yo? Ay, Padresito, alam niyo kung kaya ko lang maging matatag, pahihirapan ko yan si Seryo. Saka, gusto ko na po siya talagang kalimutan. Pero hindi ko po kaya, Padre. Hindi ko po talaga kaya yun. Kailangan ko po ng panahon. Saka, siguro kapag lumipas na ang isang taon, makakalimot din po ako. Pero hindi ko pa talaga siya kayang kalimutan. O sige na, iha. Nagdasal ka na ba? Opo, Padre. Umuwi ka na sa bahay niyo dahil gabi na. Isa pa kung nagdasal ka na kanina, sasamahan ka ng may kapal. Hindi ka na dapat matakot. Naiintindihan mo? Opo, totoo yun. Sige po. Uuwi na po ako sa bahay, Padre. Saka ipagdasal niyo po ako palagi. Aba, sa wakas, natutunan mo rin umuwi. Alam mo bang kanina pa kami nag-aalala sa'yo? Nakakita ka ba ng multo, ha? Multo? Naku, hindi po, Lola Cruz. May patay po. May patay po. Miss Samuel! May patay? Ano bang kalokohan yan, iha? Nakita ko po, Lolo. Sabi ni Padre Porres, hindi na daw babalik ang mga patay. Pero kanina, nakakita po ako, Lolo. Baka naman nagsasabi ng katotohanan ng bata. May mga kilala rin ako nakakakita ng mga namatay na tao. Totoo po. Bigla ko po yung nakita. Nakaputi.
Tapos parang gusto niya po akong lapitan. Totoo pong patay na yun, Lola. Nakaputi po siya. Malaki siya. Saka po meron po siyang ilaw sa loob. Mas maliwanag po kesa sa buwan. Mabuti na takot. Takot na takot, Ma'am Antonieta. Yung mga mata niya halos sumabog sa takot, tapos sumigaw siya, "May multo! May multo!" Hindi niya ba napansing ikaw yun nasa ilalim ng kumot na yon? Hindi niya po alam, Ma'am. Kawawang Mariman. Akala ko nga mamamatay siya sa takot, pero muntik na talaga. Magandang balita yan para kay Angelica. Nung makakilos na siya, tumakbo ng husto. Sigaw ng sigaw na parang nasisiraan ang ulo. Kaya sigurado po ako, Ma'am, na hindi na siya pupunta uli dito sa asyenda. Mas maganda yata yung ginawa mo kaysa sa malaking aso. Nako, tama nga kayo, Ma'am. Wag na wag kang magkakamaling ikwento ito kay Renato. Opo, Ma'am Antonieta. Eh si Ma'am Angelica, alam na niya? Hindi, pero bukas malalaman niya. Tsak matutuwa siya. Kasi ang kinainis na niya, di na makakapunta sa asyenda. Eh paano kung magbalik siya? Eh di mag-iisip ulit ako ng paraan para di mangyari yun. Mag-iisip ako ng mas masama. Maglalaman.